Hello guys, it's me again, Princess Abby, filming again for another vlog. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the bell button below for you to get updated on my upcoming videos. So for today's vlog, dapat pupunta lang po ako sa bahay ng sister ko since walking distance lang naman. Medyo malayo ng konti pero kaya naman. And then, ang naisipan ko, since ngayon po ay naka-general quarantine na po tayo, so, ano na nga bang update sa Kanlubang? Kasi dito, dati, nung nag-ECQ, mahigpit, tapos konti lang yung sasakyan, mga private vehicle lang, tapos hanggang naging modified community quarantine na tayo, so medyo nagkaroon na ng traffic kasi ang dami ng sasakyan, puro private vehicle na nga. Tapos ultimo mga jeep, nagpapasada na, pero for ano lang, for public yung mga inaarki lang ng mga jeep. And then ngayon na naka-general na tayo, so first time kong lumabas sa outside world. So ngayon ika-second day ng general community quarantine. So hindi ko alam kung ano na pong ganap sa labas. Kasi kahapon hindi din po ako lumabas. So baka tomorrow pa lang. Kasi tomorrow yung work ko. And then, so, tignan natin kung ano na bang itsura ng Kanlubang ngayon. Kung kailangan pa ba ng quarantine pass dito. Kasi dapat di ba talaga. Although naka-general na tayo, hindi na siya ganun kahigpit. Pero kailangan, protocol pa din. Kailangan lagi tayo nag-wear ng face mask. Tapos if ever pupunta tayo sa palengke, kailangan di ba dapat meron tayong disposable gloves, yung vinyl na gloves. So ayun, so meron ako noon. Tapos kailangan naka-gear tayo. If ever meron tayong face shield, kailangan natin suotin yun. So para din po yun sa atin. Tapos as much as possible, kailangan kung meron kang mahabang pants, like these, yes. So lalabas ka, ganun na lang din ang isuot mo. Tapos yes, hindi pa po ako naliligo. Kasi mamaya pagdating ko, saka po ako maliligo. Kasi ang hirap kapag ka lalabas, maliligo. Pagbalik, maliligo. Yun. Kaya pagbalik ko pa lang, saka pa lang po ako maliligo. And then, syempre, exposed tayo sa labas. And then, don't forget yung social distancing, guys. So, para maiwasan na lang natin yung mga ganon, maging paranoid na lang tayo sa isa't isa. Kumbaga, kapag may makikita tayo, oh, may coronavirus yun. Ayun, para at least matakot tayo. Para at least yun yung maging masiset ng mind natin. Para tayo na lang yung iiwas. Kahit, kumbaga, yun na lang yung magiging way natin para umiwas tayo sa kanila. Para magkaroon tayo ng social distancing. Tapos, hindi na ako nag-wear ng kapag lalabas ng mga singseng, ng relo, ng necklace. Hindi, kasi metal yon, so medyo delikado as much as possible. Kung hindi naman ano yung importante yung pupuntahan natin, huwag na lang din tayo magsuot ng mga ganun kasi metal yon, delikado pa din. And then, ano pa nga ba? So, syempre, always wash your hands, bring your own alcohol as much as possible. Although, kapag ka pupunta ka naman kung saan, may namang available na alcohol na pwede mong gamitin. Pero, paano kung madami yung nag-touch dun sa alcohol na ginaganon, di ba, na pinipreso? Same pa din. Tapos, ayun. So, I'll update you guys and thank you for subscribing on my channel. Thank you for supporting my vlog. So ayan, nasa village po tayo ngayon. Ayan, check natin kung marami ng sasakyan sa labas. Kung ano ng itsura. Walking distance tayo. Ito yung exercise natin ngayong umaga. Kailangan natin mag-ehersisyo, guys. Isa yan sa kailangan natin gawin. At wag natin kakalimutan. Ayan, simula ng quarantine. Ang mga mangga ay namumutak-tak na dahil walang mga tagakuha ng mangga. Ayun. Walang mga namuha ng mangga ngayon. Mga naka-OMG guys, kung makikita nyo, ayan, sobrang traffic na po.
Ang traffic na po dito. Kaliwat kanan ng traffic. Ayan, dami na din pong tao. Dami ng sasakyan, guys. My gosh. Ayan, sobrang traffic. OMG. So, good luck po sa ating lahat. Sobrang traffic nga. So, palengke day namin, kaya ako nandito sa labas. Diretso ako sa bahay ng ate ko, kakain kami ng sabay-sabay. Sasalamat. Ay, hindi ko in-expect to. My gosh. Ayan. Makikita nyo, ang dami na pong sasakyan. So, yung iba dito, nagbukas na. Yung ibang tindahan. Ah, grabe. So, ayan guys. Hindi na siya ganun kahigpit unlike before. So, nawala na din yung mga harang-harang dito. And then, dati may mga bantay dito na tanod. Kaso wala na din sila since naka-GCQ na tayo. So that's for today's vlog. If you're new to my channel, don't forget to subscribe and click the notification bell below button for you to keep updated on my upcoming videos. Thank you guys!